So, isang magandang araw po muli sa inyong mga kametal. So, andito na naman muli si Bamski Vlog upang magbabahagi na naman tayo ng dagdag kaalaman at dagdag idea. Ito'y tungkol kung paano gumawa ng elbow. Itong elbow na ito mga kametal ay kung sakaling gagawa tayo ng mga railings, hindi na tayo bibili ng mga fittings na elbow. So, ang gagawin natin, gagawa na lang tayo ng elbow. So, parang ganito lang yan mga kametal. Yan. Wala po tayong ginamit na binder nito. So, ang ginawa natin ay magka-cutting lang tayo. Yan. Multiple cuts yung gagawin natin. So, mayroon na akong video nito dati. Kaya lang, medyo marami sa nakapanood nun ay hindi masyadong naintindihan yung ating mga paliwanag. So, pasensya na kayo doon kasi medyo baguhan pa lang tayo sa pag-upload ng videos dito sa YouTube. So ngayon, ang gagawin natin ay ganun pa rin pero gagawin natin simple yung explanation niya. So wala na tayong masyadong gagamitin na computation. Ang gagawin natin, li-layout lang natin at mamarkingan lang natin yung kanyang mga cut line. Okay? So bago natin simulan yan mga kametal, kung baguhan pa lang kayo dito sa ating YouTube channel, ay huwag kalimutan mag-subscribe at i-like at i-click nyo na rin yung ating notification bell para ma-update kayo lagi sa ating mga bagong videos na i-upload. So simulan na natin mga kametal, let's go! Okay, so ito yung ating example ngayon mga kametal, yung ating pipe. Wala tayong nakikitang ibang pipe na mas manipis-nipis pa sana nito. Pero okay lang ito, pwede pa natin itong gawin. Example ko lang naman sa inyo, bibigyan ko lang kayo ng idea. So itong ating gagawin ngayon, gagawa tayo ng 90 degree elbow. So dati na akong may video nito, kaya lang medyo karamihan ay medyo nalilito sa aking explanation. So pasensya na po kayo doon dahil medyo baguhan pa lang tayo gumagawa ng video sa YouTube. So ngayon gagawin nating mas madali para mas maintindihan nyo ng mabuti itong ating explanation sa paggawa ng ating 90 degree elbow. Okay, so itong ating outside diameter nitong ating elbow is 47 mm. So sa paggawa ng ating elbow mga kametal, pwede na nating hindi na tayo magbabase doon sa radius. Kung ang gagawin lang naman natin ay railings. So sa mga railings, ito ay napaka-useful ito. Okay? So hindi na tayo bibili pa ng mga elbow fittings. So ang gagawin natin, gagawa na lang tayo ng elbow. Na magbibend tayo sa pamamagitan ng multiple cuts. Okay? So ngayon, itong ating pipe ay 390 mm o 39 cm. So hatiin lang natin ito mga kametal. So 39, so 19.5. So ito yung ating sentro. So ito yung pinaka sentro natin. So dito mga kametal, pwede tayong mag-cut dito ng more than 10 or less than 10. Okay, so depende yan sa inyo. Basta ang lagi nyo lang tatandaan, kung gagawa kayo ng 90 degree, i-divide nyo lang yan kung sa ilang cuts yung inyong gagawin. So, ang gagawin natin ngayon ay mag-i-example tayo ng 10 cuts. So, 10 cuts yung ating gagawin. Okay? Ito yung ating sentro. Yan, ito yung ating sentro. Halimbawa, mag-distansya tayo ng 2 cm or 10 mm. Okay? So ito yung distance natin, 2 cm. 2 3 1 2 3 4 5. Okay? So ito yung cuts natin, 1 2 3 4 5. Okay? So dito mga kametal, 5 dito dahil gagawa tayo ng 10 cuts. So dito naman, ang distance din niya is 2 cm din. So 2 3 4 So
5. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, kulang pa lang isa. So, dito na tayo magdadagdag sa isa. So, yan. So, 10 cuts yan. So, gaya ng sinasabi ko, pwede kayong gumawa ng more than 10 cuts. Or depende na rin sa inyo kung ilang cuts yung gagawin. Dito naman sa ating distance, depende din sa inyo kung ilang distance yung inyong gustong gagawin. Pwede kayong mag-distance ng 3 cm or 1 cm. So, kung mas maganda, medyo malapit-lapit siya para yung kanyang pagka-bend ay bilog na bilog. Pero kung medyo malayo naman, so, hindi siya masyadong bilog. So, itong 2 cm, medyo okay na ito. Medyo yung curve niya is pabilog na. Okay? So, yung ating 90 degree, gagawa tayo ng 90 degree. I-divide natin yan sa 10 cuts. So, 90 degree, divide 10. So, magiging 9 degree itong bawat cuts natin. Okay? So, kung mag-cut naman kayo ng 20, so, divide nyo lang ang 20 sa 90. Okay? So, yan yung magiging kalalabasan ng ating degree. Okay? So, kuha na natin ito ng sentro. Yan. Sentro dito. Sentro din dito. Yan. Okay? So, pwede natin i-cross. Okay. So sa mga railings naman mga kametal ay halos ganito lang kalaki yung ating gagawing railings. Sa railings kasi maraming mga gagamitin nating mga elbow, yung pa-curve-curve natin dyan, saka yung ating 45 degree. Okay. So itong linya na ito, dalhin natin dito, ililinyahan natin. Okay. So ito na yung ating mga linya mga kametal. So, gumawa ako ng 4 na linya. So ito yung ating palatandaan dito. Yan, mamarkangan, marikihingan na natin para hindi siya mawala. Yan. Bali ito yung cut natin. So ngayon dito ang susunod. Dito naman sa ating opposite nito, mag-iwan tayo dito ng 1 cm para sa pagbibend natin ito mga kametal. So 1 cm. 1 cm dito sa kabila. Yan, 1 cm din dito. Yan. Okay, so hanggang dito lang yung ating pagka-cutting mga kametal. Hanggang dito lang tayo. Yan. Kasi pag mag-cut na natin ito, i-bend natin yan. Okay? Paano natin kuhanin itong ating degree? Sabi ko nga kanina, itong bawat cuts natin is 9 degree. Okay? So, ganito lang yan mga kametal. So, gagamit tayo ng kunting calculation. So, yung ating outside diameter nito kanina is 47. So, huwag natin i-ignore itong ating outside diameter kasi gamit na gamit ito dito sa pagkuha ng ating pagka-cut ng ating degree. Okay? So, 47, i-times lang natin yan sa tan, always tan yan mga kametal. Tan of 9 degree, di ba? So, 9 degree. So, 7.4. So, divide ito muna natin. Yan. So, 3.7. 3.7 or round up na natin yan ng 4 mm. Okay? So, saan natin ilalagay yan? Ito yung cuts natin. Okay? So, magsukat lang tayo ng 3 mm dito. 4 mm dito. 4 mm din dito. Okay? So dito bawat yung minarkahan natin na cuts natin. So sa bawat gilid niyan is 4 mm. Okay? So lagyan natin. Okay, so yan na yung ating iko-connect ngayon dito mga kametal. Yan, para ito na yung ating kakatingin. Okay, so papakita ko sa inyo kung paano natin ito i-connect.
Okay, so bago natin i-connect ito mga kametal, i-wrap around muna natin para makuha natin yung tamang paglilinya natin, pagmamarkings. Okay, so markahan muna natin. Okay, so yan na siya mga kametal. At nalagyan na natin ng wrap around. So ngayon, ikukunik na natin itong ating mga nilagyan dito palatandaan na mga degree. Okay, so paano natin ikunik yan? Ito lang yan mga kametal. Okay, so ito na yung ating minarkahan mga kametal. So yan. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 cuts yan. So bali ito na yung ating tatanggalin. Yan. Dito tayo magka-cutting. Yan, hanggang dito. So ito yung ating end piece natin. Ito yung magkabilaan natin. So ito yung matitira para sa pagbibend natin. Okay? Yan, katingin natin yan. Yan. Kakatingin muna natin at ipapakita natin mamaya sa inyo kung sakto yung kanyang pagbibend ng 90 degree. Okay? So ngayon kakatingin muna natin. So itong ating gagamitin na cutting wheel mga kametal, grinder, kakatingin lang natin ito ng grinder kasi wala tayong cut-off machine. So ang kapal nito is 3.2 mm kasi bawal po kaming gumamit dito ng 1 mm na kapal ng cutting disc. Okay, so bawal dito sa amin. So ito lang yung standard namin na gagamitin na cutting disc. Okay? So, pagdating dito naman, sa dulo, medyo makipot na siya. Medyo may awang na siya dito konti. Kasi nga ito ay 3 mm ito. So, hindi siya makakorte ng maayos. Bali, dito lang banda yung medyo may awang. Pero kung gagamit tayo ng 1 mm, so maikakating natin ng insakto yan. Okay? So, kakatingin muna natin ito mga kametal. Yan na mga kametal, nakating na natin. So, ganyan na yung purma niya. Ito yung natitira para sa pagbibend natin. So, yan, nakating na natin yung kanyang mga minarkinga natin kanina. So, ngayon, ibibend na natin ito. Tingnan natin kung okay yung kanyang pagkabend. So kung napapansin ninyo mga kametal, yan, malaki yung kanyang gap dito kasi yung ginamit nating cutting wheel is 3.2 mm. Pero kung gagamit kayo ng 1 mm na cutting wheel, walang gap yan. Yeah, okay? Kasi bawal kasi sa amin dito gumamit ng 1 mm na cutting wheel. Okay? So ganyan lang yan mga kametal. So ngayon itataking natin ito. Titingnan natin kung okay na yung kanyang 90 degree. Okay? So itataking muna natin.
Okay, so ayan siya mga kametal. Linisan na natin yung kanyang welding. So dito hindi ko na winelding dito kasi sample ko lang naman ito sa inyo. Okay, so ito yung squalor niya. So 90 degree talaga elbow yan. Ayan. Okay, so ganyan lang mga kametal. At sana nakakuha kayo ng idea dito sa ating paggawa ng ating multiple cuts ng ating elbow para sa ating mga drillings. Ganun lang mga kametal, napakasimple lang gawin yung ating paggawa ng ating elbow. Okay, kung sakali naman ay mayroon kayong mga gagawin na makakontrata kayo ng mga drillings, okay, so meron na kayong idea kung paano gagawa ng mas madaling elbow, pagka-cut ng ating elbow. So sundan nyo lang yung ating mga explanation doon at siguradong makukuha nyo rin ito. Okay? So hindi naman masyadong mahirap ito mga kametal kasi 90 degree lang naman ito. Kahit gano'ng man kalaki ang inyong railings mga kametal, ito ay 1.580 yata ito. So 47 mm ito. Okay, so pinakamalaki na yung 2 inches na railings. Okay? So ganyan lang gagawin nyo mga kametal kasi bibili pa tayo ng mga fittings na elbow. So masyado na tayong malakihan ng gastos. Okay? Lalo-lalo na kung mismo sa ating bahay yung ating gagawa ng ganitong railing. Okay? Ma-stainless man yan mga kametal or galvanized, pwedeng-pwede yan. Parehas lang yan. Okay? So okay mga kametal. So I hope mayroon kayong natutunan dito sa aking video na ito. At I hope nakakuha kayo ng idea. Okay? So ang tanging hiling ko lang, paki-like lang ang video na ito. At kung baguhan ka pa lang dito na padpad sa aking YouTube channel, ay huwag kalimutan mag-subscribe at i-like at i-click nyo na rin yung ating notification bell para ma-update kayo lagi sa ating mga bagong videos na i-upload. Yun lang mga kametal at maraming salamat sa inyong lahat. Mabuhay po kayo. God bless. So bye-bye.